Tapos, sabi nila, Sherlane, Jehan, and Roche, magpa-RT-PCR swab kayo para makita kung sa inyong tatlo, sino ang may COVID machine positive. Learning at gumawa ka ng model at dineploy mo sa lahat ng, di ba right now, pag merong papasok sa store mo, kailangan una mo ng temperature. Na ang tawag dito. So ang ginawa nitong mga taong ito, ni-record nila sa audio yung boses ng pag-ubo ng tao. So lalapit sila kay Sherlane. Sherlane, umubo ka nga kahit hindi ka naubo. Gagayan ka. Tapos si Jehan, ikaw din. Tapos Roche, ikaw din. So i-record nila 'yan. So this is the process where we call they are collecting training data. So itong training data, tapos sabihin nila Sherlane, Jehan and Roche, magpa RT-PCR swab kayo para makita kung sa inyong tatlo sino ang may COVID positive. No? But in this scenario, hindi lang tatlo, marami yan, daan-daang libo. Machine learning needs to have a lot of data to be more accurate. And guess what? Dahil nakakolekta sila ng maraming audio samples of both COVID positive and COVID negative patients, they were able to train the model such that ngayon hindi mo na kailangan mag RT-PCR kung ibabatay natin sa published report, ha? Oh. Hindi ka na mag RT-PCR, wala nang nose swab. Ubo ka na lang. Umubo ka. Wow. Base sa ubo mo, ang sabi nila dito 99% eh. Wow, lakas-taas. Mataas. Ay sorry, 98.5% ang accuracy. Mataas nga. And sandali lang, hindi ka na maghihintay ng isang araw, dalawang araw. At hindi mo na kailangan gumastos ng 5,000. Yung bayad. So, uubo ka na lang. So kung marunong ka mag-machine learning at gumawa ka ng model at dineploy mo sa lahat ng, di ba right now, pag merong papasok sa store mo, kailangan kuna mo ng temperature. Mm-hmm. Diba? Tapos ipapalagbook mo. So ngayon, sasamahan mo ng isang smartphone na may app, tapos sasabihin mo, Sherlane, bago ka pumasok, umubo ka nga. Uubo ka lang. Tapos lalabas yon, pass or fail. Whoa! Bawal ka nang pumasok. Diba? So, ganun kabilis ang result. And mura lang, and you can do it over and over again. At yeah. 98.5%, alam mo yung RT-PCR, 70 to 75% ang accuracy ng RT-PCR. Ha? This one is 98.5 and pagka carrier and then with specificity of 83 and 94%, matataas na po ito. Mataas pa rin. Oo. So kung machine learning naman ang aaralin nyo, ang medyo mas matagal-tagal yan. Mga buwan ang binibilang, hindi linggo. At depende po yan. Kung talagang mahilig kayo mag-programming, yun, pwede nyong pasukan po yung mga ganito. Although, cool na cool yan, di ba? Oo nga. Parang konti cool. Lang ang nag-a-attempt. Oo. Parang pwede siya kay Sam. Oo. Di ba? Kasi ang husband ko, he's into programming, pero hindi ko nga pinapakialaman pagka mga data analytics niya na yung kinikwento niya, parang hindi na ako masyado nagiging interesado. But with what you show us, kung paano pwedeng gamitin on everyday lives, paano siya makakasolve ng problem, especially right now, yung pandemic nga, parang mas interesting yung ito, mas naging masaya siyang tingnan. Oh. Parang mas may gamit talaga siya dun sa mga normal na tao na ayaw ng math. Kasi pag sinabing data, talagang parang ayaw ko na yan, parang gano'n kagad. Intimidating, di ba? Intimidating. Parang calculator, di ba? Kung pagkukwentahin kita ng square root or cube root ng isang number, ay give up na ako. Pero ito ang calculator na meron ng cube root function. Pipindutin mo na lang number, tapos pipindutin mo yung cube root.
ganun na po ang mga analysis software natin ngayon. Ano na, parang PDT, pindot na lang dito. Ah, okay. Oh. Ang galing na acronym. Ito naman. Oo. So ito naman, makikita mo yung data analytics, maraming larangan yung pwede mong paggamitan nito. So kanina napakita natin yung machine learning can be used to create models for the health application. And earlier than that, for data application. Ito naman, this is another program called Neo4j. Ito naman, Network Graph Analytics. Tinitignan niya ang relasyon ng mga aktor sa isa't isa. This is a part of my presentation, I think 2 or 3 weeks ago, for data security. Itong pulang ito, ang tinatawag na command and control ng malware. Sa data security kasi, pag na-infect yung machine mo magiging zombie. Yung zombie na yan, maghahanap yan ng instruction from its overlord. Itong pula, si overlord. Now, if we look at all the firewall logs data and compress, analyze it, and pass it through Neo4j, ito po ang lalabas. Mahaba-habang proseso, pero itong lahat ng mga pink na ito ay ang mga PC sa loob na isang malaking kumpanya na na-infect ng malware. At guess what? Lahat sila, isa lang ang kinakausap, itong nakapula. Mm. Oh. So, sasabihin ko, kunyari, Sherlane, ikaw boss ko. Boss, itong lahat ng mga PC na ito kailangan i-reformat na natin. Kasi alam natin, malware na yan, mahirap-hirap tanggalin. In the meantime, doon sa firewall natin, i-block na natin si 13.37.84.125. I-block na natin. Para itong mga zombie, hindi na makapag-communicate kay Overlord at hindi na makapagkuha ng instruction na kung anong gagawin. So for example, pwede nilang gawin nakawin ang iyong data or sirain yung mga data mo. So by compressing, siguro ito mga 100 meg of data ito . Imagine mo the power of the tool to compress 100 meg of data into a picture that your boss can understand. So kahit na hindi techie si boss mo, sabi mo lang, boss, yung pula, nanganganib yan. Kaya ang gagawin natin, ibablock natin yan sa firewall. Hindi na yan makakapag-communicate. So na-neutralize na natin. Para naiintindihan ko na hindi kanila pwedeng tanggalin sa trabaho. Pag... Parang job security mo yan. Hindi nila maiintindihan. Bahala kayo. Kung ikaw yung boss at meron kang tao na marunong mag-analyze na ito, alam mo, Sir, diba? Meron po ditong question galing kay Maspre. Sa mga gusto daw pong mag-aral ng data analytics, paano daw po mag-uumpisa at kailangan daw po ba na marunong ng programming? Hindi kailangan marunong mag-programming. Yung data analytics na field, marami pong mga tools ang pwede mong aralin. Pinakasimple na lang dyan, yung Microsoft Excel. Di ba? Meron na silang tinatawag na Power BI. Si Google din, meron din siyang Google Explore. Na siya na yung gagawa ng mga analytics para sa'yo. Obviously, yung mga tools na medyo mas madaling aralin, obviously, there are more people with those skill sets. So, mas mura ang bayad sa mga taong yon. Mm-hmm. Yung mga tools na kailangan mong buwan o taon na aralin, obviously, mas mataas yung bayad sa mga ganong tao. Ayan, aralin nyo na dali. So, depende yan sa... Oo. Ayan. Ano pa ba? Isang magandang example. Nakashare pa rin ba yung screen ko? Yes, sir. Nakikita mo po namin. Oh. Di ba si UP, ngayon sabi niya, ay, hindi na tayo pwede mag-upcut kasi may COVID. So ang tanong dito, kung di ka na pwede mag-upcut, how do you now screen all your applicants to find out kung sino yung karapat dapat na pumasok sa UP Diliman?
Paano ginawa nila? Gumawa silang algorithm, machine learning. Kinuha nila yung grades ng mga estudyante nila dati-dati pa at the point of application, yung mga high school grades nila sa, let's say, science and math. May correlation yan. Kinuha nila yung, ginamit nila yan as a feature to create the model. So ngayon, pag mag-a-apply ka, hingin lang sa iyo yung ano mo, yung transcript mo, anong eskwelahan mo. Obviously, some schools are better than others. Di ba? Anong eskwelahan mo, anong score mo, yon. Ang base doon, alam na nila kung tatanggapin ka or hindi. Hindi mo na kailangan mag-upcut. Yon. So that's another example. Talo-talo yung grades and all that. Kasi naalala ko before, pumasa ako sa UP Baguio, although hindi naman maganda yung grades ko nung high school, na hindi ganun kataas. So ngayon, hindi na pwedeng you just ano, parang idaan mo lang siya sa luck. Talagang kailangan mo talaga yung So mag-aral kayo mabuti, kids. Dapat consistent na sila. Consistent ang grades. Oo. Saka ano hindi din. Yung kung kailan na last saka biglang mag-aaral. Yun. Ano pa ba ang mga magagandang application? Alam mo, ang isa din, siguro, ano, some of my favorite authors, yung mga, ano, sa big data, si Bernard Marr. So marami na siyang libro. Nasa LinkedIn siya. Meron din siya mga parang blog and weekly podcast. Yun. Ang gusto ko sa kanya, pag nagsasalita siya, ano siya, kahit wala kang from beginner, maiintindihan mo. Magaling na author and I think professor din yun eh, on big data. Ah, ito pang isang magandang ano, example ng big data. So dahil meron silang malaking data, napagkaalaman nila na, kasi ito ang problema sa Pilipinas ngayon sa COVID. Pag hindi ka mag-lockdown, tataas ang infection. Maraming mamamatay. Pag mag-lockdown ka naman, walang negosyo, maraming magugutom. Patay economy. Patay ang economy. So, ang ginawa nitong mga taong ito, itong grupong ito, pinag-aralan nila yung datos ng mobile data ng mga tao between, I think, March to May. Saan ba nagpupunta mga taong ito? At saan mga lugar yung madalas na super spreader? So the idea here is, imbis na shotgun approach, sasara mo yung buong ekonomiya, pwede kang sniper na meron lang ilan, mangilan-ilan, 10% of the establishment na i-close mo, you will take care of 80% of the infections. Wow. So, maliit lang yung kailangan mong isara. So, ano itong mga kailangan isara? Full service na restaurant, number one. Gym, number two. Hotel and cafes. Yang apat na yan. Kung maaari, isara mo. Kung hindi, dapat mag-institute ka ng tinatawag nilang capacity limits. Oh. So, yung restaurant, imbis na nasa dine-in ka sa loob ng air condition, maaring alfresco ka na lang. Or kaya take away. Para yung ekonomiya, gumagalaw pa rin. So, yan yung mga nagagawa ng big data na sana pinapakinggan ng mga otoridad natin. Sana nga. Sana nga. Nananawagan po kami. Nandito po sa amin si Mr. Wilson Chua. Makinig kayo. Ay nako. Well, nakakatuwa. Hindi ko na-expect na may ganitong visualization. Akala ko dati sa mga movies lang yung ganyang visualization. Yung totoo pala siya na may mga applications na ganyan na pwedeng i-visualize na. We grow together.